Tapos ang NB350 po ay hamak na mas mataas ang maintenance kumpara sa High Ace. Ha, positive to, ha? Positive. Wala na talaga. Dito na sa dito na eh. Hi Toyota High Ace. NB350. Ayan. Toyota High Ace versus NB350. Yeah. Ayan. You know, nagbabalik po ulit ang Master Garage para po makapag-share po ulit tayo ng mga issues. Okay. Pag-usapan po natin yung issues ng High Ace D4D, mga 3.0, at tapos ang NB350 YD25. Tapos naman yung mga nakabit ha. Nakabit mo na ba? Ba't parang iba? Ito lang ito sir eh. Ito lang sa left ko sir eh. Bali ito lang papalit ang abit. Hindi. Muna yan eh. Oh. Matagalin mo yan dun. Tanggal alternator. Timing. Hindi, ba't iba to? Sir, abas bungo na tinanggal niya eh. Assembly 3. Kasama yung pinaka-housing. Alternator. Sinap na shortcut. Ay, mas madali ito, kaya lang kailangan matanggal mo yung buo kasi yung lalapatan na ito doon, ito, lalapatan na ito, Pops, yan ang todas na. Oo, yan. Kaya mawakas ka lang. Magkakaroon ka ng timing belt. Timing belt, tanggal. Ay, hindi na. Sir, andan yung turn yung dalaway? Hindi, ito. Kung ito lang ang babaklasin mo. Iiwanan yan. Oo, iiwanan. Pag din katanggal. Pwede na yan. Okay, mga Pops. Magandang hapon. Hoy! Shoutout daw, sabi ni Leian. Oh, akala mo ha. Tumama rin man, sir. Oo, oh, tumama rin. Oh, si Leian. Unahin muna natin itong ano, NB350. Yan, ito po yung mga pag-usapan mo natin yung mga okay, ng NB350. Okay, paano siya about yung sa maintenance? Iko-compare po natin yung dalawa pero hindi po natin sila pagkasabungin. Okay, yung High Ace at saka yung NV350. Mga Pop, please, okay, huwag po kayong masasaktan. Ayan, kung ano man po yung sasabihin ni Master about dito sa mga unit. Kasi ito po yung reality, real talk, ayan, about mga issues sa NB350. Unang-una, ayan ha, unang-una. First thing first, ang mga issues sa NB350, turbo actuator. Bob, sa check mo ba turbo actuator gumagana? Okay, nakita ko rin kayo kung parang nag-update yung turbo. Ayun, yun. Yan, yan ang turbo actuator. Namamatay po yan. Ang buhay po niyan, sweat na lang ni sir. Sir, anong model to? 2015. No, sweat, napalitan na ba yun? Di ba? Ang sweat ni sir, naitagos niya yung 5 taon na buhay pa yung turbo actuator ng kanyang NB350. Hindi po umaabot minsan ng 5 taon yan. Bumibigay na. Yan. Tapos, tawag dito, yung kanyang radiator. Yung radiator po ng NB350, lagi pong napuputol yung sa return. Yan, makalipas naman po, napuputol po yon makalipas po ng 3 hanggang 5 taon. Yung kay sir, buhay pa din. Pero yun eh, subject na for replacement. You know, pagdating ng panahon. Ngayon po, nire-restore po yung engine. Linis po yung EGR at saka cooling system at the same time. Ayan, ano pa ba yung mga ibang issue nito? Yung pag gumamit ka ng mga replacement na fuel filter, yan, lagi po yung nangangatog. Una pong magbabadya yan, yung makina nyo tumataas at bumababa ang menor. Dapat po original lang ang ikabit nyong fuel filter. Kapag ito naman, nalagaan ng maintenance, okay, hindi naman siya agad-agad nabigay. Wala naman, hindi naman basta-basta nasisira. Kasi marami na naman kaming inaalaga ang NB350. Hanggang ngayon buhay pa. 2015 hanggang ngayon buhay pa. Wala pa rin pinapalitan. Kasi agap-agap lang. Agap-agap lang. Kung ano po yung nasa maintenance service period, yun po sinusunod. Every 50,000 km run, dapat po nagpapalinis sa kayo ng EGR intake manifold. Every 20,000 km run, magpalit na po kayo ng fuel filter. Yan, kasabay po nung panagpa-change oil kayo, ang air cleaner po nito. At kung replacement naman at kaya ng budget, every change oil dapat palit ng air filter. Kasi ang air filter po nito nandoon sa ilalim, kaya sobrang madali magdumi. Na-scan po ba ang, Master, na-scan po ba ang aircon system? Ang aircon system po, na-scan po yan kung electronic driven na po yung inyong
sasakyan. Halimbawa, yung mga GD engine, kaya lang po, ang nakokontrol niya lang po, ang nababasa niya lang, yung mga motor damper, ayan, ayan lang po yung mga kaya niyang i-detect sa scanner. Pero pag po meron niyang leak, hindi po yan lumalabas sa scanner. Ayan, wala po, hindi po kasama. Tapos ang NB350 po ay hamak na mas mataas ang maintenance kumpara sa Hi-A. So sige, isa-isay natin. Right, isa-isay natin. Ang fuel filter po ng NB350, 5,000 po yung pares. Yan. Tentative. Okay, more or less 5,000. Fuel filter pa lang po 'yon, yung primary tsaka secondary. Sa Hi-A, ang ano po nila, ang fuel filter ng Hi-A kapag 2.5 D4D ang engine mo, 650 lang original na. O, kita niyo po yung difference, ha? Sa oil capacity, ang oil capacity po ng NB350 ay 8. Ayan, 8. Sa high ace po ay 6.5. So, at least 7 liters. Parang ganon. Hindi ka makakabili ng 6.5. Ayan. Sa air cleaner, sa air cleaner po, pareha sila. Tie ang price. Ayan, ganyan. Ang belt po ng, ang drive belt po ng NB350, another 5,000 na naman po 'yan, yung isang set. 'Yan. Sa high ace po, ang nasa original ka na po, nasa 24 lang. 24 2,400 600, nandoon lang po yung range na 'yan, o mahal na po yung sa 3,000. Pero sa NB350 5,000. 'Yan, ganun po 'yan. Okay, kino-compare lang po natin para just in case. Pero totoo po 'to kasi yun naman po ang reality talaga. Hindi naman natin pwedeng pababain yung para masabi mo lang matipid sa maintenance. Hindi naman pwede sabihin na 7 litro lang to, 8 naman talaga to. You cannot deny the fact. That's true. Ayan, ganun po yan. Ang turbo po ng NB350 ay bigayin. Ayan, lagi po yan bumibigay. Napuputol yung vanes, ay yung ano, yung shaft doon sa may VGT. Kaya napalitin na ang naagang napapalitan na bumibigay ang turbo ng NB350 kumpara doon sa IA. Fuel consumption. Ang fuel consumption po, mas matipid ng dihamak ang high ace kaysa sa NB350. Pero, let's say, mga tumakbo ka ng, pag tumakbo ka ng Manila to Baler, okay, ang magiging difference po, lamang po, sa consumption na, lamang ng at least 300 pesos na diesel ang kain ng NB350 kumpara sa D4D. Although pareha silang 2.5, yan, pareha silang 2.5. Ayan, ano pa ba yung mga nagiging issue nito? Okay, sa IAS naman, balik-balik na lang, balik-balik na lang. Ito pa pala, ang issue pa pala ng NB350, yung evaporator, laging nabubutas. Ayan, di ba, nakapagpalit ka na. Okay, ang senyales naman ang laging nambutas yan, baligtad minsan, ang lamig nasa harap, minsan nasa likod ang lamig, minsan nasa harap, kaya abnormal. Ba't ganun, lamig dito? Minsan, ang lamig sa harap, yung pasahero mo bilang sisigaw sa likod, sir, kuya, wala bang aircon? Hindi, lamig na rito ah. Ayan, naranasan na pala ito ni sir. Okay, bumibigay po ang aircon nito pag di na palinis sa loob ng mula 3 hanggang 4 na taon. Oh, yun. So, 4 na taon, di ba? Oh, so, pasok pa rin dun sa duration sa 3 hanggang 4 na taon. Yan. Tsaka yung mga experience din nila sir, okay. Ang NB350 po, okay, yung differential nito, maagaring nabigay. Minsan, 80,000 pa lang sa iba, 60,000, 50,000, umuugong na. Yan, umuugong na. Sa IAS, hindi. Parang yan, matagal ang buhay ng differential ng high ace. Masari lang odometer ba bago magpalinis ng turbo ng Fortuner? Kahit ano pong diesel engine na may turbo, at least 100,000 pataas ang linis ng turbo. 100, pwede mo nang palinis. 150, pwede mo nang palinis. 200, pwede mo nang palinis. Basta 100,000 kilometer run pataas, pwede nyo na pong palinis. Okay, ang photon transband issue. Ang photon transband, ang issue niyan, parang ano yan eh, parang 4BA1 ang ano yan eh. 4JA1 ang makina niyan eh, parang isusu eh.
Di ba? Ang ano po dyan, yung EGR na maitim ang uso pag napabayaan nyo. Para din po siyang isuso. Kung ano rin po yung nagiging issue ng isuso, ganun din po sa Transvan. Sa Traveler naman, ang nagiging issue dyan, yung EGR nyo na napakamahal at ang hirap pa hanapin. Tapos yung map sensor, yan ang mga nabigay sa Transvan. Tapos yung parts, ang hirap pang hanapin. Yan ang problema sa Transvan. Yan, ayan na po yung kanyang intake. Di ba? Linis na. Okay, pababa mo konti. Ito na po yung intake manifold. Na kanina sobrang kapal. Ngayon parang bago na. Kakabit na po yan. Ayan. Tapos ang belt po. Okay, ang drive belt po ng NV350. Maximum lang po yan, sir, mga sir, ay 80,000 km run. Napuputol po yan. Pag naputol po yan, okay, ano po yung mga maaaring masira? Kasi sa IA, at least 100,000 sa kanila. Mas matagal lang 20,000. Sabay na po yun sa timing belt nila. Sa NV350 po, hindi. Swerte mo na po, pag nailalagpas nito ng mga 100-150. Yan. Ngayon po, pagdating naman po sa NV350, pag naputol po yung belt niyan, napakahabang belt, ito po napakalutong. Ang mga wawasakin po niyan, fan blade, yung shroud, okay, yung plastic shroud, tapos po yung radiator. Kasi po, pag ito po tinamaan, pag ito napitikan ng belt, sigurado po mapipingas ito parang skyflex, napakalutong. Eh, tatama po yan dun sa radiator kasi nakakulong eh. Okay, ang pinaka the worst na na-experience namin sa ganito, okay, yung belt niya ay umipit doon sa may main pulley. Yung sa may tinatawag namin na harmonic balancer. Sa pinakagilid, dun siya pumulupot. Ngayon, ang nangyari, nung habang napupulupot siya, yung crankshaft niya ay umusod. Ayan, kaya nangyari, nagkaroon ng play. Yan ang pinaka the worst kapag naputulang ka ng belt. Kasi napakahaba po niyan at napakatigas po niyan. Kaya pag ano po ito? Timing chain. Ayan, timing chain yan. Kaya, okay. Ang lamang lang naman ng NV350 sa high ace ay ito po ay naka-timing chain. Sa high ace, timing belt. Timing belt sa high ace, 100,000 km run, pinapalitan na po. Sabay naman po yan ng drive belt. Same po ba ang makina ng NV300 saka NV350? Pare-parehas lang po ang makina ng NV300, yung dati pang Navara, yung LE, yan, yung D40,